Nori. Down. Hi manong guys, finally ito na yung pinaka-aasam-asam nyong palengke vlogs. Tapos andito yung aso ko na nangangalakal ng mga plants. Bawang, sibuyas, luya. And most of the time, if not always, this is 4-hour smoothies. Hi manong guys, finally ito na yung pinaka-aasam-asam nyong palengke vlogs. And for this video, very quick palengke vlogs lang muna tayo. This is a haul for a little bit more than 1 week, probably 10 days at most. Ang wala lang dito na staple foods namin is yung bigas. So yung bigas natin, we order it online kay Kanin Company. Check out their Instagram here. Check them out here. Doon kami umorder. Mas mura yung rice nila, especially yung brown rice nila, from the market that we have here, the nearest market that we have. Okay, so let's start. Naka-segregate lang tong items natin into 3 portions. So, andito yung vegetables, andito yung beans, and andito yung fruits. Yan. So, andito yung fruits. Sige, let's start sa fruits since nandyan na tayo, no? So, down. Lagi kaming merong banana. Meron kaming saba. This is one of our staple foods because we eat this a little bit roasted sometimes for merienda. Sometimes hinahalo namin sa ulam for nilaga or pochero. And most of the time, if not always, this is 4-hour smoothie. Medyo unripe pa siya. It would probably take 3 to 4 days more. May stock pa naman kami sa ref, so okay lang. Then may hinog na siya. Nilalagay namin siya sa ref yung tipong sobrang malapit na mabulok kasi dun yung pinaka-sweet part ng saba. And if hindi nyo pa alam, saba yung best out of all of the bananas na ihalo sa smoothies. Why? Kasi it's just plain sweet. Wala siyang lingering taste like yung latundan, lakatan. Wala siyang parang aftertaste. So, okay siya. Instead of adding some sugar. So, yun. Saba. And then, ito ang main saging namin. One of the most expensive out of all of these things. Specifically, ito naman, inahalo namin sa smoothies namin. Yan. Ano pa ba? For merienda, nung bulinggit namin, we added to peanut butter sandwiches. And that's basically it. Mabilis to maubos namin. Probably 4 days or less. Ubos na to. Okay. Then, let's move on to the other fruits. Oranges. Hindi kami madalas nag-orange. Only kapag parang may magkakasakit sa amin or may sakit. And right now, parang may flu. Yung anak ko, kakakain ng sobrang daming vegan chocolate. So yun, wag niyo siya gayahin. Okay, and then lastly, for the fruits, fruits ang lemon eh, no? Okay, so meron tayong lemon. This is also a staple in our kitchen. Why? Because mostly, hindi na kami nagwa-vitamin C unless lumalabas kami, nag-additional supplements kami. But from the day-to-day life, hindi na kami nag-supplement. And what we do is, we drink pure lemon juice in the morning. Before anything else, before water, we drink it pure. And then, yun, after a while, yun, yung lemon, yung pinagpigaan nyo, hinahalo naman namin sa tubig namin for the whole day. So, nandun yun sa ref, and then that's our water for the whole day. So, gamit na gamit sa amin yung lemon, and sometimes we use the rind for dishes such like tofu lemon, something like that. A little bit sweet but savory, sour, ulam. Yun, very good. It's one of our staples talaga. This one, if I'm not mistaken, is 50 pesos. 50 pesos, 3 pieces. So, a little bit expensive siya, but it's essential for us, for our health. Okay, and then, ito pa pala. So, anyway, let's move on to corn. Yan, kano ba ito ngayon? Mga 70 per kilo yata. So, bakit kami lagi may corn? It's another complex carbs that we always eat, but ginagawa namin siya as ulam. How? Hinahalo namin siya sa malunggay. Kukuha lang kami siya sa mga puno namin. Yun, una pakukuluan namin siya ng matagal. I-shred namin siya. Half of it, after the shredding, i-blend pa namin para lumapot yung sauce ng swam. And then, half of it para may texture yung swam. Lalagyan ng konting malunggay and then that's it. Yun yung swam nyo. That's another ulam tip from us. Very easy, very simple to make. And then, okay, eto. Again, this, as I mentioned, hindi to part ng mga nabibili namin sa palengke. Simply because, wala masyadong binibentang beans dito sa palengke sa amin, yung pinakamalapit na palengke. May binipilihan ako aside from this online, one of the major palengke here at the south, but probably I'll make a separate video for that next time. But for now, fairly mura na rin siya, a little bit costly compared dun sa pinupuntahan ko ng palengke, but okay na rin siya. So ito,
We always have chickpeas, dried chickpeas from Mama's Elijah. Yan. We always have some. Lagi talaga. Hindi kami nauubusan. Lagi akong bumibili ng 10 pieces of this, 10 kilo. Siya yung pinakamurang wholesale na mabibili mo sa Elijah. Per piece, it's around 90 pesos per kilo. Pag yung 10 kilos, parang mas mura pa, parang 80 plus. So, highly recommended to. Wala siyang bokbok kasi sealed siya. So, bokbok yung parang mga insects na kumakain ng grains and any types of seeds ng mga beans. So, safe siya and very versatile. Ang sistema namin dito sa bahay, like kaming nagpapakulo. We pressure cook beans 1 kilo every time. So, it would last us around 3 to 4 days. Ilalagay lang namin siya sa ref after maluto. And then, pwede na namin siya ihalo whenever. So, sometimes, sinahaluan namin yung oats namin in the morning. Yes, nagdadagdag kami ng beans sa oats namin. Sometimes, niluluto namin siya as ulam. Barbecued chickpeas is very good. Sobrang dali lang. And then, hinahalo namin siya minsan sa ulam, minudo, etc. Yun, basta sobrang dami niyang uses, guys. Okay, so chickpeas. What we have here is lentils. Another of my favorite beans. Ano bang tawag dito? Beans and seeds. Basta, lentils. Green lentils. We buy it from Nutrifine, so online, sila yung may pinakamurang whole lentils sa Lazada. Very good. Very good yung quality ng lentils nila. Again, same with chickpeas. Salit-salitan lang kami actually. Sometimes chickpeas, sometimes lentils, sometimes munggo. But yun yung sistema namin. Niluluto namin siya one batch, 1 kilo or at a time. And then nilalagay namin sa ref. Okay. Then, ito. This is from Hamas Elijah rin yata. Red lentils naman. These are split lentils. Again, same use. A little bit different siya kasi mas mabilis siyang maluto. Hindi mo kailangan i-pressure cook. Sometimes we make some flatbreads out of this. High protein, very good for you. Okay, so that's it for the fruits and greens. And then, let's move on to the vegetables. Of course, yan, hindi mo mawawala yung ginger natin. Greens. Lagi kami bumibili ng greens most of the time. Laging yung mga local greens natin. Kangkong, talbos ng kamote, may malunggay kami dyan, alugbati, etc. But may mga tanim na kami dito so hindi na kami kailangan bumili. So recently, bumibili kami madalas ng lettuce for salads or nilalagay namin sa aming mga vegan burgers or yung mga vegan tuna sandwich, mga ganon, or egg sandwich. Vegan egg sandwich ha, gawa sa chickpeas. And then meron kaming pechay. Again, this is very good for you. Sobrang sarap, very nutritious. We cook this normally with tofu wrapped in nori. So, para siyang isda. Parang ginatang isda and then irarap mo sa pechay. Meron kaming actual full recipe video here. If you want to try that, isa sa mga favorite vegan ulam ko. Okay, what else? Yan, more lettuce. Okay, meron tayo ditong Baguio beans at saka calamansi. Calamansi, lagi namin itong ginagamit for sauces or just plain calamansi juice. And then Baguio beans for chop suey and ulam of that sort. What else? Bell pepper and kamatis. Kung makikita nyo guys, may mga single-use plastic pa rin kami. Specifically for these small pieces na madudurog. Kasi kapag lahat siya nilagay sa isang malaking eco bag, madudurog siya. That's from personal experience. So, pinapalagay namin siya dito. And, nagagamit naman namin ulit yung plastic for picking up yung poop ng aso namin pag lumalabas kami. Okay, so balik lang din natin yan. Bell pepper and kamatis. High in vitamin C, both, especially yung bell pepper. And then, cabbage. We add this in soups, sopas, in Tagalog, vegan sopas, and sometimes in pancit. Yun, staple din namin yan. Okay, bababa ako na to ha. Carrots, aromatics. What do I mean by aromatics, guys? Aromatics, bawang, sibuyas, luya. Hindi yan nawawala sa kusina namin. Every ulam na niluluto namin, sobrang dami namin maglagay niyan because we know it's one of the healthiest things you can do for your body. Meron din kami ditong sobrang dami kasing uses niyan, no? From day-to-day luto and also for recovering from illnesses, viruses, bacterial, infection, etc. Sobrang daming uses niyan, guys. And sobrang sarap ng pagkain kapag maraming ganyan. Okay, hindi ko na ilalabas, no? Hindi na kasya sa table. Siling nga ba? Alam nyo na yan. Pang sinigang, pang adobo, pang whatever. Just extra spice. Then cucumber for salads, additional texture, and then sa tubig minsan. And then, I think that's it, no?
Kasi ito, puro aromatics na rin itong nasa loob. So, yun. Yun, guys, yung ating palengke haul. Very simple. Nothing out of this or out of the ordinary. Wala dito, but normally bumibili din kami nung chop na langka sa palengke. So, madalas din yun, niluluto namin. Just add some coconut milk there. Masarap na yun. Wala din dito, wala kaming gata for now. But normally yun, madalas din namin binibili yun. And then, that's it. So, yun. Ito yung palengke haul namin for today. For this week, and I hope nakatulong to sa inyo. Yung budget namin for this one, for all of this haul, is a little bit less than 1,000 pesos. So yun yung budget namin, more or less. It can go a little bit more than that kapag may special needs kami or may gusto kaming nakitang special fruits like parang hinog na durian or etc. But normally ito talaga yung kinakain namin. Siguro dagdag ko na rin ang palaya, eggplant, sometimes labong, tapos lato, no, yung seaweeds na parang grape. So yun, madalas din namin binibili yun for the health of our thyroids. Yun na yun, guys. That's all of our palengke haul. That's all for this vlog, guys. Thank you for watching. As always, if you like more of this type of content, plant-based family lifestyle, please like, share, and subscribe, and poop poop. Thanks for watching, guys. God bless. Bye-bye. Thanks for watching. Subscribe. Like. Share.